Book 1, Excel, Sheet 1 Table, AJ 1. In my previous video na panood nyo po na pwede nating i-count yung mga gusto nating categories based on gender or based on their impairment kung sakasakaling nasa PWD po kayo na mga establishments or ano ba, sekta or sector or department ng ating government. So, marami kayong natutunan doon and I am very happy na nagpapasalamat yung isa sa ating avid viewer dito sa YouTube channel ko. Okay? So, welcome to X-Visionary. Magandang araw po sa lahat. My name is Teacher Ray and in today's video, dagdagan natin yung kaalaman natin tungkol doon sa count if function. Pero dito, hindi na siya count if lang. Kung hindi, meron na siyang S sa huli. Parang plural form na siya. Count ifs. Yun. So, kapag count if, hindi lang siya single category yung pag-uusapan natin. Kundi isang multiple categories or range of categories. For example, sa edad. O gusto nating bilangin yung mga bata na edad 0 to 10. Okay. Napansin niyo dito sa aking example ngayon ay merong mga edad. Okay. Teka lang, puntahan natin yung ginawa kong example. Okay, edad 54, may 54 years old, 45 years old, 21 years old, 33 years old, 33, 25, may 25, 13, 7, 13, 15, 8, may 15, 16, 9, so on and so forth hanggang A16. Tapos doon sa kabila, pag napansin niyo, age 1. Numbers of people age 0 to 10 B1. 4 has formula C1. Merong mga bilang, 4 para sa 0 to 10. 5 has formula C2. Sa 5, sabi. Number of people age 11 to 20 B2. Yun, yung 11 to 20. 5 has formula, 6 has formula C3. Number of people age 21 and above crop B3. 21 and above. 6 has formula C3. May 6 daw. And the total 15 has formula is C4. 15. Total of people in the list B4. 15 has formula C4. Okay. Paano ko ba yan siya ginawa? O, tingnan muna natin. Bago tayo pumunta dun sa kabilang sheet to make our own formulas at para ma-explain ko rin kung paano to gawin. Una, sample muna tayo. Gawa tayo ng entries dito. Total of people in the list B4. Teka lang ha. 21-4. Ito, 21 gawin nating 2 years old. Edit 2. Ano bang mangyayari dun sa ating parang summary? Sheet 1 table, 33A5. Okay. 2A4. Yeah. Total of people in the 15 has formula C4. 15 pa rin. 5 has formula C3. Pero bumaba na yung numbers of people na nasa 21 and above. Kasi kanina, 6 ito. Diba? Ngayon, 5 has formula C3. 5 na lang. Napuntahan, maghanap tayo ng iba. 45 A3. Itong 45 gawin natin 5 years edit ago. 5. Okay. Sheet 1 table, 5A3. Number of people age 21 and above crop B3. 4 has formula C3. 4 na lang. So, di ba nakakapagtaka? Bakit number of people age 21 and above crop B3. Okay. So, that's what we're be talking about in this video. So, ang una kong gawin, syempre, punta muna tayo dun sa kabilang sheet kung meron akong sheet. Number of people age 21 and above crop B3. Ay, wala akong ibang sheet. So, I have to add another sheet that is, shift plus F. Sheet 2 table, A1. Okay. Shift plus F11 para magkaroon tayo ng kabilang sheet. So, A1. So, row talaga to. Wala tong laman. So, walang formula. So, let's begin from the scratch. For example, ito, edad rin. Okay. Sabihin natin edad rin. Okay? Oh, pwede ding para sa mga teachers, though, tapos na yung grading natin, period, kasi vacation na, it's June 2 dito sa amin, June 2. Bakit sa inyo ibang date ba? Okay, supposed to be published or sa June 1 pero ngayon ko lang po siya nagawa. Pasensya na po. Okay. So ito, grado na lang. Okay, so range of grades para alamin kung ilan yung merong grado o ilan sila, no? Ika-count natin yung mga bata kung sino-sino yung manasa, sabihin natin, 75 to 80, 81 to 85, 86 to 90, 91 to 95, 96 to 100. May 100 ba? Perfect. Okay, sige, 70 below, 70
75 below 75 to 80, 81 to 90, 91 to 100, para konti lang. Okay, so una sa iwan, I'm very sure nasa iwan na ako kasi sinabi niya. Okay, sa mga hindi pa alam kung ano to, ito yung cell. Yung cell is an intersection of both the column and the row. Kapag sinabi niyang A1, nasa column A at saka row 1. Baka nagtaka kayo kung bakit descriptive ako kasi hindi lang po sighted people ang aking viewers. Kasama din dito yung mga visually impaired na gustong matutong mag-computer gamit ang Excel. Okay, so kaya very descriptive ako. Okay, and in fact, myself, I am totally blind. So ganito, una sabi natin grade ito. Okay, tapos? Sheet 2 table, a 2. Sa grade, maglalagay tayo dito ng grado, 85. Sheet 2 table. Ano pa? 88. Sheet 2 table, ito. A 4. 91. Sheet 2 table. Hindi ba sa dumatanin nyo? Sheet 2 table, a 6. May bagsak. Sheet 2 table, tapos, and a 7. Okay. 6. Pumasa. Sheet 2 table, a 8. And 1. Average sheet lang table, ka. A 9. Tapos ano pa? 90. Edit 9. 5. Okay. Sheet 2 table. 92. Sheet 2 table. Okay, 84. 4. Sheet 2 table. Edit 8. 3. Sheet 2 table. Edit 7. 3. Sheet 2 table. A 14. Okay. Ano pa? Edit 8. Okay. 86. 6. Okay. Sheet 2 table. A 15. 79. Sheet 2 table. A 16. 78. Sheet 2 table. A 17. Okay. So, nasa A17 na tayo. Ang ibig sabihin, ang last digit na sinulat natin nasa 78, A16, yung 78 na rating. Okay, napunta tayo sa B1 para doon tayo magsulat ng B1. Ng mga categories or yung range na gusto nating i-count. So sabihin natin na yung magbibilang tayo ng mga bata na may gradong 75 below. Iba yung 75 and, no, iba yun ha. Yung 75 below, ibig sabihin less than 75. Okay, kapag ang statement is 75 and, ganun, equals 75 and yun. Okay, so iba yun ha. Kasi dapat may marunong tayo sa logic kapag nasa Excel tayo. Kasi iba yung magiging formula kapag iba yung understanding natin sa statement. So sabihin natin, these are the students who belongs to 75, ganito na lang, grade na lang. Okay, D, E, S, grades, space, count. C, O, U, N, T, count, yeah. Space, P, E, R, space, C, A, T, E, G, O, R, Y, okay. Sheet 2 table, B2, grades count for category overflowing B1. Okay, now, B2. Una is 75, edit 7, 5. 5 space V. V. B E L O W. Below. Sheet 2 table. B3. Ito naman. 75. Edit 7. 5. 75. 5. And space. Oh, hindi pwedeng 75 na babe. Eh. 75 2. Ganun. Space D N A. 75 2. Space. 80. 80. 0. Okay. Tapos, ito naman table, isa. B4. 81. Edit 8. 81. 1. Space. T. O. 2. 290. Space. 290. 9. 0. Okay. Tapos, ito naman. B5. 90. Edit 9. 0. Hindi pwede. 0. 91. 1. 1. Space. And above. B. O. V. E. Yun. Sheet 2 table. B6. Okay. So tapos, yung total students. O. T. L. Total natin. Sheet 2 table. B7. Para mabilang natin, dapat 15. Okay. Balik tayo sa taas. Total B. 91. 81 to 90. 75 to 80 B. 75 below B2. Okay. Yung 75 below. Okay. So dito tayo maglalagay sa C. C2. C2. Ano ba yung formula dito? Alam na natin kanina, A2 to A16, yung ating dapat na parameter or doon tayo maghahanap o magbibilang kung ilang estudyante ang mayroong grado
na 70 below. So, paano ba yan gawin? Hindi ito tulad ng COUNTF na function, which merong mga maraming close and open parentheses. Dito, dalawang o isang parentheses lang. Very simple lang siya. Yun nga lang, dalawang beses nating tawagin yung parameter or range of cells where to get the count. Kung saan tayo magbibilang. So, very simple. Siyempre, kapag maggagawa tayo ng formula, equals tayo. Again, nandito tayo sa C2. Okay? And equals. Equals. Tapos count. UNT. F. S. Sabi ko kanina, hindi na tayo gagamit ng, hindi muna tayo gagamit ng count if. Ngayon, count if with S. So, count ifs na tayo. Tapos, open parenthesis. 9. Ay, sorry. Anong napindot ko? 9 pala. Okay. Left paren. Count ifs. Okay. Parameter criteria range 1 required. Parameter criteria 1 required. Okay. Parameter range criteria. So, ito. From A2. 2. Colon. A2. Colon. Yung colon kasi ang ibig sabihin niyan, 2. So, A, 16. 1. 6. Tapos, comma. 16, comma. Count ifs. Parameter criteria 1 required. Parameter criteria or first parameter criteria. Okay. Dito ito sa baba. Okay? Sa baba ng 74. Or 75. Okay. So, less than. Less. Less than. 70, ay hindi pala, less. Mali. Count ifs. Dapat, quotation, less comma. Than. Count ifs, comma, comma, count ifs, parameter criteria 1, comma. Less. Less than 75, then quotation. 75, quote. Then, tama ba? Teka lang, review muna tayo. Remember, ang ating pinag-usapan dito ay hindi range. Kung hindi, pinakababa ng 75. Ang ibig sabihin, wala siyang iba pang pupuntahan. Kung hindi, lahat ng nasa baba ng 75 ay kasama. So, wala siyang pangalawang kondisyon. So, gagamitin ba natin count if or count ifs? Okay. Kung ang sagot ninyo ay count if lang, tama. Hindi muna tayo gagamit ng count ifs. Okay, balikan natin yung formula. 85A2. Teka lang. 72 has formula C2. Okay. Teka lang, ayaw ah. C3. Teka lang. 2 has formula C2. Teka lang ah. And it equals count ifs. A 2 is 16, less 75. Ayun. So, anyway, tinanggap naman niya kahit count ifs yung ginawa ko. Pero, dapat dito, count if lang. Kasi isang condition lang naman. Pero, tatanggapin din naman niya kapag wala kang pangalawang parameter. Okay? Pero ang proper dito is count if lang talaga. Pero tatanggapin niya yung inyong condition kasi isa lang naman yung condition na nilagay nyo. Unless dalawa yung condition, so hanapin niya yung pangalawang condition. Pero dito, kasi isa lang yung nilagay ko, isa lang din yung range na hinanapan ko ng category. Okay? So, isa lang din yung sinulat niya dito. Walang problema. So, walang error. Okay. Magkapareha lang sila. Kasi magkapatid lang naman si count if at si count ifs na function. Nga lang, dalawa ang kailangan ng count ifs talaga. Okay. Dito, isa lang yung sinulat natin. So, wala naman siyang error, pero hindi ito yung proper computation. Pero kapag alam nyo na kung paano gamitin yung count if or yung count ifs na sinulat ko ngayon, magkapareha lang sila ng function. Dito tayo sa pangalawa. Equals count ifs. Right paren. Sorry. Teka lang ha. C2 table. C3. Okay. 2 has formula C2. So may dalawa daw. 75 below B2. Ang 75 below. 75 to 80 B3. 75 to 80 naman. C3. Dito. Ito, kailangan na talaga to ng kumpletong count ifs na computation kasi or formula. Kasi dalawa na ang ating basis para sa paghahanap ng parameter. So ang gagawin natin count ifs talaga, kumpletong calculation count
IFS. Noy, paliog ko, Noy. Naunsa nagkakusog na mo diha. Tapos? Count ifs. Left paren. Count ifs. Okay. Parameter criteria range 1 required. Ay, parameter criteria 1 required. Yung mahirap kapag nasa bahay ka nagbibideo, yung mga anak mo ang kulit-kulit. Okay. So, anyway, alam nyo na na hindi naman ako nag-i-edit ng aking mga videos para totoong tao yung nagsasalita. Kasi yung iba, edited yung video. Nako, ang hirap. Parang robot, no? So, again, sabi, range or parameter range. So, ang unang range natin, which is also the second range, is A2. Tapos, colon. Tapos, A16. 6. A 16, comma, count ifs, parameter criteria 1 required. Una, sinabi natin 75 and or ba yun? 75 to 80. So, ang gagawin na lang natin is 75, which is equals and, kasi 75, kasama si 75, ano bang gagawin natin? Greater than and equals to 75. Yun yung pinakauna. Okay? So, greater than. Greater. Tapos equals. Equals. 75. In quotes. 75. Quote. Comma. Count ifs. Parameter criteria range 2 optional. Yung pangalawa namang range, which is A2. Ulit. Ulitin natin yun. A2. A16. Tapos yung pangalawang. Parameter criteria 2 required. Yung pangalawang criteria, which is 80. Diba? Kasama kasi si 80 eh. So, 75 to 80. Kasama si 80. So, ganito. Quotation. Less than. Less. Equals to. 80. Zero. Tapos. 80. In quote. Tapos. Close. Right paren. Okay. Sheet 2 table. C4. Okay. 4 has formula C3. May apat daw. Na estudyante 75 to 80 B3. Na 75 to 80 yung grado. 4 has formula C3. Okay. C4. Baba na naman tayo dito. 81 to 90 B4. 81 to, ano ba C4. Ito? 81 to 90 B4. 81 C4. To 90. So kasama si ina 81 hanggang 90. Malapit na tayo. So equals. Ganun din. Count. N-T. If with letter S. Count ifs. A2. Bilisin natin. A16. Count ifs. Tapos, parameter criteria 1 required. Ang parameter is, quote. Ano, 81 eh. So, greater than, greater. Equals, kasama si 81. 81. Tama. 81, comma, count ifs, parameter tapos, criteria range 2 optional. Okay, A2 ulit. 2. Colon. A2, colon. A. So, A16. 6. Kasi, diyan tayo maghanap, tapos. A16, comma, count ifs, okay. Parameter criteria 2 required. Tapos, ano ba yung pangalawang criteria? 90. So, quotation, less than, less. Equals, 90. Zero. Then, quote. 90. Quote. Then, end of, right paren. Parenthesis. Sheet 2 table, C5. Okay. 6 has formula C4. May anim daw. May anim na estudyante na may 81 to 90. C5. 91 and above overflowing B5. Okay, 91 and above C5. Naman tayo. Okay. So, ito, very simple. Count if pwedeng gamitin. Pwede din count ifs din. O para hindi nagkamagkalito-lito, count ifs lang, pero isang parameter lang ang gagamitin natin. Okay? Edit equals. Ikaw. C. U. N. Count. Ifs. S. Tapos. Count ifs. A2. 2. A2. A16. A16. Comma. Count ifs. Parameter criteria 1 required. Ang parameter natin is, ano? Equals or greater than. Equals 91. So lahat 91. Ng mga 91 and above papasok dito at ibibilangin. Okay? Tapos right paren. Sheet 2 table. C6. 3 has formula C5. 91 and above crop B5. 3 has formula C5. May tatlong 91 and above. C6. Total B6. Okay. C6. Para ma-check natin kung tama. Dapat may total or may sum, no? So saan galing? 3 has formula C5. C5. So, from C6. C2 to C5. So, equals tayo dito. Equals. Sum. M. Sum of sum. Left C2 2. C2 to C5. C2 table. 15 has formula C6. Yan, 15. So, ang ibig sabihin, correct. So, hindi tayo nagkamali sa ating formula kasi 15. Yung count ng ating details o detalye ng mga grado
Tapos, 15 yung sum dito. Ayan. Now, bago ako mag-end ng aking video, try natin ulit balikan yung grado. Tapos, may baguhin tayo doon. 75. Yung 75, gawin natin. Okay, gawin natin 90. Ano kaya mangyayari? Zero. Itong cheat sheet table, 91-84. Yung 91, gawin natin 98. Ayun. Cheat sheet table, 88-83. Yung 88, okay na yan. Gawin natin, sige, 90. Edit 9, 0. Parang cheat sheet table, 85-82. Yung 85, gawin natin 92. Edit 9, 2. Ayun. Cheat sheet table, 98-3. Grade 1. Okay na. Sige, puntahan natin ngayon. Grades count per category, overflowing B1. Grades count per category. 75 below B2. Sa 75 below, 2 has formula C2. Dalawa na lang. 3 has formula C3. 75 to 80 B3. Yung 75 to 80 3 has formula C3. Tatlo. 6 has formula C4. 81 to 90 B4. 6 has formula C4. Naging 6. 4 has 91 and above crop D5. 4 has formula C5. Naging 4. 15 has formula C6. Again, total of 15 pa rin. Kasi hindi naman yan magbabago. Kasi 15 lang yung ating entries. So, wrap up of this video. So, gumawa tayo o meron tayong entries. Kailangan talaga yan. Meron dapat tayong entries of the range of categories. Tapos, bibilangin natin based on the count its function. Kung saan sila bumagsak. On saan sila kagrupo. Saan sets of range sila pwedeng isama. Tapos, dapat intindihin yung and, or greater than, less than na mga statements. Kasi baka magkamali kayo doon, iba yung bibilangin nila. Tapos, hindi ko alam kung kaya ba itong gawin sa mga letra. Pero, for now, ang alam ko, sa mga numbers ito gumagana. No? So, I hope meron kayong natutunan sa video na ito ngayon. And for those who are very new to my channel, please don't forget to like and subscribe. And comment below kung sino yung may gustong video na gagawin ko ulit dito. Kasi yung mga videos ko na ginagawa dito ay mostly mga request ng aking mga audience. So please do send a message, tapos I will try my best. Kasi I have a target this month. Since vacation para sa mga teachers, I will do my best to create one video every day. It could be any of the three productivity tools ng mga teachers. Word processing, sa Word. Tapos Excel, of course, computations, calculations, graphs, etc. etc. Tapos dito naman, pwede ding PowerPoint. Okay, kung kaya mag-audio at saka video editing tayo dito. Okay, para hindi lang pang visually impaired, kundi sa lahat ng gustong matuto na walang mouse. Kasi yun naman talaga yung aking pinaka-purpose. The world of efficiency. Kasi efficient yung tao kapag walang mouse. Kapag gagamit ka pa ng mouse, naku, ang tagal mo pang hanapin yung pointer. Okay, so that's for this video. I hope you enjoy your day. Happy Sunday and bye-bye. See you next time.